Kevin Dallas Martin Jr., isa sa mga underrated scorers ng 2000s era. Kakaiba ang quick release, natira pero asintado. Parte ng huling Kings team na nakarating sa playoffs bago maputol ang sumpa nitong nagdaang 2023 playoffs. Nagmula siya sa Zanesville, Ohio. Inidolo si Michael Jordan at ginamit din ang number 23. Nagtapos ng pang-apat sa voting sa Ohio Mr. Basketball bilang isang senior high school. Ang nanalo sa taon na yon, alam niyo kung sino? Ay ang sophomore na si LeBron James. Naglaro siya ng college basketball sa Western Carolina University ng NCAA. Sa isang punto ay pumukol siya ng career high 46 points, naging fourth all-time sa scoring list ng eskwelahan. 2004 nang ma-draft siya ng NBA, nakuha siya ng Sacramento Kings. Bilang 26th overall pick, medyo mababa para sa isang high school standout, pero may pagkapatpatin kasi itong si Martin. Sa kanyang rookie season, madalang siyang magamit. Malalim din kasi ang rotation ng Kings na meron pang Doug Christie at Peja Stojakovic noon. Sa sumunod na taon, nakitaan siya ng improvements. Paminsan ay nagiging starter na din dahil sa injuries ng starting guard na si Bonzi Wells, classic name. Ito rin yung taon na huling pumasok ang Kings sa playoffs. Sa Game 3 ng first round series nila kontra sa defending champions na Spurs, pumukol siya ng game-winning buzzer beater laban sa outstretched arms ni Tim Duncan. Nagbigay ito ng buhay sa season ng Sacramento, kaso pinauwi pa rin sila ng Spurs in 6 games. Nalaglag man sila, naging bright spot si Martin. Siya ang isa sa mga sinasabing magkakaroon ng breakout season sa susunod na taon. Pinatunayan nga yan nang mag-average siya ng 20.2 points, 4.3 rebounds at 2.2 assists sa next season. Hindi man pinalad na makatungtong sa playoffs sa huling mga taon niya sa Sacktown, naging isa siya sa mga kamador ng koponan. Na-trade siya mid-season patungo sa Rockets noong 2009-2010 season. Dalawat kalahating taon din siya doon bago ma-trade muli patungong OKC. Sa Thunder, naging pamalit siya. Sana trade na si James Harden. Muli siyang nakabalik sa playoffs kaso sa injury ni Brody sa first round ng serie kontra sa dati niyang team na Rockets, nagsilbi itong balakid para sa West semis matchup nila kontra sa Grit and Grind Memphis Grizzlies. Pagdating ng offseason, pumirma siya ng kontrata para sa Minnesota Timberwolves para resbakan ang Kevin Love team kaso naging mailap pa rin talaga ang playoffs sa Minnesota. Ilang surgeries din ang kinaharap ni Martin dahil sa kanyang recurring injuries. Matapos ng dalawat kalahating season, binayout siya ng Wolves. Pumirma siya ng veteran minimum contract sa San Antonio at dito na rin nating huling nakita si Kevin Martin sa NBA. Kasabay ng pagkatalo nila sa West Semis kontra sa dati niyang koponan na OKC, nagretiro siya kasabay ni Tim Duncan. Isa si Martin sa mga most efficient scorers ng NBA, underrated. Kahit pa unorthodox ang shooting stroke at patpatin, nakilala siya sa kanyang offensive game at bilis. Kilalang magaling kumuha ng contact, average defender pero may good awareness, magaling sa pwestuhan at isa rin sa mga kilalang player pagdating sa moving without the basketball. Sabi naman sa inyo, underrated. Yan, si Kevin Martin. Ay, Shiplock, hanggang sa susunod na episode ng Jump 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 Balero.